everyone and welcome to our channel. This is Coach Jared. At kung hindi nyo pa po nagagawa, please click subscribe. May subscribe button po tayo dyan sa baba. Also, huwag nyo rin po kalimutan pa-click yung notification bell. Sa tabi nun, may notification bell, so pa-click na rin po yan. Don't forget to follow us sa ating Facebook page, Let's Unpack This by Coach Jared. And, pa-share po yung ating mga replays. Napakalaking tulong po yan para tumagal po tayo sa YouTube, mga kaibigan, sa Facebook. Kung gusto nyo po tumagal tayo, share nyo po yung mga videos natin, mga kaibigan. Actually, marami ng balita. Pero ito yung pinaka-maano. Ito yung pinaka-maingay. Sinong pinaka-maingay? So, ito. Ex-ABS-CBN journalist Chari Villa kakasuhan matapos tawaging fake news peddler ang ilang personalidad. Ito na. I know. Hindi ako kasama dito. Jomel Rebullo. Hindi ako kasama dito, promise. Hindi talaga ako kasama dito. Nandito daw ako. Andun siya sa group 1. Nabasa nila Sangkay. Sa group 1 ako? Ba't parang hindi ko nakita? Papasahin ko nga ulit. Pasahin natin ulit. Ito nga. So, merong ex-ABS-CBN journalist. Journalist, ha? Journalist. Ulitin ko lang. Kasi sinasabihan kami, mga vloggers, wala raw kaming code of ethics. Wala kaming code of ethics. Kami. Wala raw kaming code of ethics. Tapos may kakasuhan ng libel. Journalist. Ah, gay. puntahan natin yung listahan. Okay? Ito siya, si Chari Villa. Yan siya. Chari Villa. Obvious naman. Alam na this. So, medyo alam na natin kung bakit may ganyan drama tong Chari Villa. Ito yung listahan. Yan. Alam ko talaga wala ako dito eh. Ayan, o group 1, nasa group 1. Wala talaga ako dito, mga friends. Alam niyo kung ba't may feeling ako, mga kaibigan. Kung bakit wala ako dito. Feeling ko, oy si Showbiz Chikadoro dito, shout out Showbiz Chikadoro, God bless. Ito na, may feeling ako kung bakit wala ako sa listahan. Kasi 'di ba minas report ako ng 'di ba tinira ako ng Vera Files at Rappler 3 beses kaya tapos na restrict yung account ko. Tapos gumawa ako ng bagong Facebook page. Feeling ko iniisip nila wala na yung Facebook page ko na una at hindi ako bumalik. Kaya wala ako dito. Okay lang 'yun. Walang problema sa akin 'yun. Lumabas ka bubuhan nila. But anyway, Ayan. So, si TP, Marlica, Showbiz Chikadoro. Andito si Showbiz Chikadoro. Yun, no? Oy, big news ka raw, Showbiz Chikadoro. Big news ka raw, oh. Fake news, misinformation, disinformation peddlers. Ayan. Tapos sinabi kay Marlica. But anyway, kay Maharlika din daw to. Sabi. Ay, Showbiz Chikadoro, kay Maharlika ka daw. Ang babobo talaga nito mga to. Hindi talaga nila inalam, mga kaibigan. Ay, nako. Arnel Ignacio, syempre si Attorney Trixie. Ito, hindi ko to kilala. Si December 7. Sorry. Kaya kilala na to, si Mike Acevedo Lopez. Yan. Mga kaibigan, hindi troll yan. Frank Mabanta, hindi rin troll yan. Franz Gerard Reyes Imperial, Sasrogando, Jojo Robles, mga kaibigan, si Jojo Robles ay yung yumaong dating manager ni TP. Paano siya magiging fake news peddler? Paano? Sige nga, sino ba kayang gumawa nito, no? Listahan na to. Medyo hindi nag-isip. Or baka ang iniisip nila si Mel Robles.
nang wala si Jojo Robles, mga kaibigan? Yes, it's not Frank Mabanta, it's Franco Mabanta, actually. Totoo yan. Tapos, iba ba? Christine Laveres, Mark Lopez, Lucky Allen Laksamana, Tom Berenger, Ethel Pineda, Darwin Cañete. Mali pa spelling. Hindi yan ang spelling yan. Enya yan. Cañete. At saka attorney Darwin Cañete. Okay. Si John Magno at saka si Daryl Yap. Fake news peddlers. Ito. Group. May group siya. Oh, group 1. Group 2. Okay. Robin Sweet, Madam Ellie. Bago lang to. Si Madam Ellie. G-Star 47. Sa Reddit, nagsimula yung list na yan, coach, sa R Philippines. Ah, kasi Reddit pala eh. Puro dilaw yun nando. Sangay dyan TV Group 3. I'm Marlican, PH News Recap, Bisakol Ako TV, Showbiz Snap, Philippine Trending News, Viral PH News, Archlight Media. Dami. Sangay dyan TV. Banat PH Update. Sino to? Hindi ko to kilala. Ito si Jason sa oh. Yan, Jason sa. Hindi mo tayo makilala ko ng personal. Diba si Maharlika, si RJ o oh, Attorney Trixie, kilala ko rin. Arnel Ignacio na meet ko one time. Si Sas na meet ko na rin 'yan. Makilala natin 'yan. Diba hindi masyado. Hindi pa natin kilala. Okay, ha? Paulit-ulit 'to. Oh. Group 1, group 2, group 3, group 4 kayo, pero isa lang laman. Oh, saan kayo dyan? Di ba nasa group 1 na yan? Ayan, group 2 pala. Ayan. Sino pa? Di nyo man lang chinek to? Ay Maharlikan. Oh, eto. Di nyo man lang vinet ito? Di nyo chinek? Oh my God. Oh, Banat Up PH Update TV. Ulit-ulit talaga. Sabi ni Showbiz Chigadoro, kung Jared masama ata loob mo, wala ka sa listahan. wait, mamaya mapakita ko sa inyo. Samang-sama nang ako sa listahan eh. Pang ilang listahan na. Masaya na ako na wala ako sa listahan ngayon. TikTok, Faisal Salih. Ito mga yan. Medyo hindi ko sila kilala in person, pero okay lang yun, wala problema. Maharlika, aka Chikadoro. Ito ka na naman. Si Chikadoro. Ito ka na naman. Maharlika, aka Chikadoro. Star power. Ayan. Sino mo makilala natin dito? Ah, si Mima, kilala ko yan. Si Ben Barubal, kilala ko yan. PH Latest, kilala ko yan. Yan. Ito si Takeru Miyamoto, kilala ko rin yan. Di ba dito, baka kilala ko lang sa pangalan, hindi, kilala ko sa mukha, hindi sa pangalan ng ano channel nila. Well, anyway. So ito yung ano listahan. Ang dami niyan. Pero mga kaibigan, tingnan niyo ah, may edit history to. 'Di ba nakasulat dito, beware, credit to the owner. So sinasabi niya nandito raw siya yung owner. Pero tingnan nyo to. O, tingnan natin edit history niya. Si Chari Villa mismo yung nagsabi, here is a list of fake news peddlers. Beware. Okay, bakit? At tapos bilang sinabi niya, beware. Credit to the owner. Okay, sabi. Tapos beware. Bakit may ganyang edit? Mga kaibigan, kasi kapag ito, pag ito yung ginamit mo, ibig sabihin, first-hand information galing sa'yo. So, pwede ka talaga makasuha ng libel. Yan. Ikaw yung, kumbaga, ikaw yung nagsabi na, oh, ito yung listahan ng fake news peddlers, oh, tirahin nyo. Diba? Ganon. So, galing sa'yo, first-hand. Pero, kapag sinabi mo, itong nasa ilalim, credit to the owner, yan. Ibig sabihin, hindi sa'yo nanggaling. Kinuha mo lang sa iba. Bakit niya ginawa to? Para makaiwas pusoy siya. Kaso,
Sabi ni Walter Tan, offended ako, wala sa list. Matuwa na kayo, wala tayo sa listahan. Okay lang yun. Kapag credit to the owner, yung sabihin wala sa'yo. Kaso, nung una nga niyang pinost, di ba, ang dating, kanya nang galing. So, itong sa first post niya, pwede itong pumasok sa cyber libel. Bakit? Kasi inaakusahan mo, sinisiraan mo, through writing, ang mga owners ng channels na to. Paninirang puri sa mga may-ari ng channels na to. Yan. Journalist daw siya, ABS-CBN. Yan. So, eto nang ganap. Ako, mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, ako, medyo ano, suyang-suya na ako sa mga listahan. Last year pa ako nasa listahan. Pero ngayon, ang tira sa akin iba na. Hindi na ako sinasama sa mga listahan. Personal na atake sa akin ngayon. Tulad nito, si Ruben Carranza. Someone sent me this YouTube link. What sport does this Coach Jarrett coach in? Amateur lying? Yan. Bago mag-election to. May 3. Ayan, may 3. Yan. So, to follow daw yung channel ko. Okay. So, tinag niya yung dati kong Facebook account. Yan o, yung dati kong Facebook account yan. Yan. Yan yung dati kong Facebook. Tinag niya yan. Okay. Matagal na po akong wala dyan. matagal na. Andito na ako sa bago kong Facebook page. Let's Unpack This by Coach Jarrett. Matagal na akong wala dyan. Kailan ba ako na-restrict dyan? March? So, nireport ako yun sa ilalim mo. Thanks for reporting. Pinutol niya yung ano, picture. So, nireport yung ano ko. Yung aking YouTube channel. Malapit na ba? Kerry. Sinagot ko rin yan. Sinagot ko sa TikTok. Sinagot ko sa dito, sa aking Facebook page. Ayan. Ayan. Puntahan nyo na lang sa ano ko yan. Sa Facebook page. No, coach, baka ay dahilan ni Chari na hack yung account niya, Char. Sorry. Madaling matrace yan. But anyway, ito si Ruben Carranza. Ano siya? Dati siyang commissioner ng PCGG. Kaya gigil na gigil sa akin yan. Dati siyang commissioner ng PCGG. Eh, sa tinagal-tagal ng PCGG, sa 900 na inihabla nyo sa mga Marcos, ilan lang ang umaga? 3. Tatlo lang. At sinoplak siya ni Enrile, mga kaibigan. Sinoplak siya ni Enrile. Dahil dito, sabi. Ayan. Kasi merong pinagkalat itong si Carranza. Sabi, so unrepentant fascist and Marcos Defense Minister Juan Ponce Enrile commented on my FB post about him. I thought of responding but I think Professor Amy Molina Duran already has it covered. Eh. Hindi mo lang kasi kayang sagutin, Carranza. Sinopla ka kasi. Kasi nagsisinungaling si Carranza noon. Anong sinabi sa kanya ni Enrile? Tungkol daw sa mga negosyo, yung San Jose Timber concession niya. Yan. Sinoplak siya ni Enrile. So sabi niya, ang sabi ni Carranza, ang sabi ni Enrile kay Carranza, I have already written on the other things he mentioned in this narrative. Him, refute them if he can. Lastly, I say to him, falsus in uno, falsus in omnibo. How about it? May kompanyero supposedly from UP. Hindi niya sinagot to, mga kaibigan, promise. Ayan o. Hindi na rin niya sasagutin. Hinayaan niyang ibang taong sumagot para sa kanya. Wow, talaga, ang tapang-tapang mo naman. Ganun ko katapang ibang taong pinagsalita mo on your behalf.
Kaya pala kayo natatalo sa PCGG. But anyway, bye Karanza. Anyway, ito na. Si Cherry Villa po, mga kaibigan, apparently, galing din ng UP. So, alam na natin kung saan nanggagaling yung ano niya. Yung kanyang tendency na maging aktivista. Tapos, ayan, my president. Obvious na obvious, di ba? Kitang-kita naman. So, alam na natin kung bakit siya nagpo-post ng ganyan. May consultancy daw siya ngayon, a freelance journalist under na CSV Co. Okay? At siya ay naging head ng News and Online Business Regional Network Group ng ABS-CBN. Journalist to, mga kaibigan. Naalala nyo, di ba, for the past 3 days, pinag-uusapan natin yung mga vloggers, ayaw nilang pumasok sa Malacanang Press Corps. Kasi wala ro kaming code of ethics. Code of ethics, pamor! Bakit naman kasi mag-ganon? Ba't kasi nag-post ka ng ganito? Unang-una, yung patay, sinabihan mong fake news peddler. Anong patay? Ayan, si Chari Villa. Ayan. Sana ba dito si... The Goddess? Jojo Robles. Ayan, Jojo A. Robles. Jojo A. Robles. Usap-usapan ngayon sa social media ang kumakalat na listahan ng mga umano'y fake news peddler na kung saan kabilang ang dating editor-in-chief ng Manila Standard na si Jojo A. Robles na pumanaw noong 2019. Asa ng code of ethics? Nasaan ang code of ethics? Nasaan? Kumalat ang nasabing listahan ng i-upload ito ng dating ABS-CBN journalist na si Chari Villa. Okay, hindi siya yung kay ano, Gretchen Fulido. Ha? Hindi. Iba pala yun. Cheryl. Cheryl Favilla. Yun. Na kung saan maraming netizens ang nag-react dahil naisama pa sa listahan si Robles. Yeah, paano ka ba mag-fake news yan? Ang tagal-tagal mo nang wala sa mundo, di ba? Bata, oh, 57 years old. Oh my God. Pumanaw ang 57 years old na manunulat noong 2019 dahil sa colon cancer. Diba? Eh, mga kaibigan, damay ang ano, damay ang kahit namatay. Pwedeng ano, pwedeng magkaso ang pamilya niya ng ano, ng libel. Christian Eric Bulagnero, nabasa ko yung message mo. Oh, alam ko nga, iba yung Cheryl. Baka ako naman doon yung malibel. But anyway. So yun, mga kaibigan. Damayan sa ano? Damayan sa libel case, sigurado. Kahit patay. Pwede kasi yun eh, sa patay. Pwede yung kung na-besmirch yung identity at pagkatao or... sinira mo ang imahe ng isang kahit yumao, mga kaibigan, kahit yumao, pwede kang kasuhan ng libel. Code of ethics pa more, mga Jorno. Code of ethics pa more. Sino pa? Daryl Yap, Jam Magno. Siyempre, si Daryl Yap, medyo ano to, medyo kwela to mag-react. Ang sabi niya, wala naman akong sinasabing fake news nung nagsabi ako hindi mananalo si Lenny. Nangyari naman. Naku, good morning na lang sa you, dude. It's nice to see you're still in the Philippines. Mapang-asar talaga to si ano eh. Si Daryl Yap eh. Anyways, group 1 tayo. RJ Nieto, Trixie Cruz Angeles, Mark Lopez, Sas Rogando Sasot. Ako nasa Pancit Canton. Sagot na nila Pancit Canton. Oh my God. Sagot niya na Pancit Canton.
Oh my God. Ay nako, kuwela talaga to si Daryl Yap. Ito naman, si Jamagno. I want to know what news I posted that is fake, and no, a Twitter profile that is not mine does not count as a source. Who is this Chari Villa person? Make sure you have proof, because it sure is embarrassing to be a nobody and be a liar at the same time. Hindi ka nakakilala, sinungaling ka pa. Ang problema kasi dito, mga kaibigan, hindi kasi niya chinek yung source eh. Hindi niya chinek eh. Sabihin natin ano, sige, let's play the devil's advocate. Sabihin natin na hindi talaga kanya yun. And journal ka, dapat vinet mo yun. Dapat alam mo na for sure, beyond reasonable doubt, na yung binabalita mo, yung pinost mo, eh katotohanan. Di ba may code of ethics nga kayo, mga journal? Di ba may code of ethics kayong lahat? Magagaling kayo, di ba? Mabait nyo. Lahat kayo mahuhusay. Kami mga vlogger, hindi. Di ba? Hindi kami nag-check. Hindi kami nag-vet. Hindi kami nag-research. Di ba? Di ba kami yung ganun? Di ba kami yung ganun? Di ba kami? Kami lang yun. Kami lang yun, mga kaibigan. Hindi pwedeng magkaso. Natural, patay. Hindi pwedeng magkaso. Pero yung pamilya niya, pwede. Iba't ibang klaseng vlog. Alam niyo, hindi talaga pwedeng magkaso ang patay kasi patay na siya. Pero kapag siniraan mo ang patay, eh pwede kang maghabla bilang pamilya. Pustahan, 500. Libel is defined by Article 252 of the Revised Penal Code as a public and malicious imputation of a crime, a vice, or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance tending to cause the dishonor, discredit, or contempt of a natural or juridical person, or to blacken the memory of one who is... Naman. Natural, yung patay, hindi makakapaghabla. Pero yung pamilya niya or whoever, pwede maghabla para sa kanya. Gagamitin niyo pa si attorney ka dun. Mahusay na abogado yun. Anyway, balik tayo. So, kung yung pamilya ni Jojo Robles ay mag-decide na maghabla laban kay Chari Villa, pwede nilang gawin yun. And mind you, buhay pa po yung kapatid niya, si Mel Robles. So, Jamagno. Ayan. Jamagno. Yung giorno ka na nga, alam mo na, meron kang, kasi giorno ka eh, so meron kang sources. Kaya mong humanap ng mas magandang impormasyon. Tapos, ang isi-share mo, ito. Unvetted na listahan. Nagsabi ka pang beware, credit to the owner, eh hindi naman. Itong pinakamatindi, itong binasa natin kanina. Ex-ABS-CBN journalist Chari Villa kakasuhan matapos tawaging fake news peddler ang ilang personalidad. Tinawagan ni Attorney Darwin Cañete si Attorney Topacio. Sabi ni Attorney Darwin Cañete, thanks for taking my call. See you, sir! Sabi, boss, good afternoon! Sabi ni Topacio kay Cañete. Boss, good afternoon! Just finished my research on the feasibility of filing libel and cyber libel charge against Chari Villa, RE her FB post. It's a go! Let's sit down soon next week. Yeah, ba? Oh my God. Chari Villa. Hindi ko alam kung saan ka pupulutin pagkatapos nito. Promise. Kasi mga kaibigan, tingnan nyo kung sino yung mga tinira niya. Ito pa lang eh. Meron ka ng attorney trick si Cruz Angeles eh. Diba?
Attorney Trixie Cruz Angeles. Ang mga abogado dito. Ayan, sa Attorney Darwin Cañete. Diba? Ano ba yan? Eh paano mo ngayon papatunayan na fake news peddlers sila? Paano mo papatunayan? Beyond reasonable doubt. Na fake kasi magiging criminal case to kasi right now libel is still considered a criminal case sa Pilipinas. Sa states pwedeng civil yan. Congratulations kay ano? Kay Johnny Depp. Congratulations kay Johnny Depp. Pero civil case yon yun sa states. Okay? Si Attorney Tom Barr dito rin. Attorney Tom Berenger. Oh, nga. Good luck. So, what do you call this? Sa Pilipinas, hindi pa. It's still a criminal case. Kaya nga si Maria Ressa is a criminal. Criminal siya, mga kaibigan, si Maria Ressa. Bakit? Kasi convicted siya ng libel and cyber libel. So technically, she's a criminal. And yung kaso niya is on appeal sa Court of Appeals. So, yun. Ang problema pa dito sa ginawa ni Chari Villa, nag-edit-edit siya siguro to avoid yung ano nga, yung criminal liability sa libel kasi nung una, bagal. Ayan, no? Here's a list of fake news peddlers. Tapos binago-bago niya para hindi maano, hindi siya ma, para hindi siya sumabit sa libel. But, andito na. Sorry. Nag-uusap na si Attorney Topacio tsaka si Attorney Darwin. Any good luck? Nag-deactivate na yata. Hindi pa siya nag-deactivate ng Facebook, Daisy Al. Ito yung Facebook account niya. Yan. Yan. Yan yung Facebook account niya. Mukhang siya, no? Very, very Lenny. Well, kanya-kanyang trip yan. Rio Shapir, salamat sa inyong super chat. God bless. Ay, nako. So, saan kaya pupulutin to si Chari Villa? But, from what I know, mga kaibigan, merong mga, aside from attorney Darwin Cañete, meron pang ibang interesadong maghabla laban kay Chari Villa. From different locations. Diyos ko, kawawa si Chari. Magbabiyang, mag-a-around the Philippines siya para sa humarap sa korte. Mag-a-around the Philippines siya. Mag-trip of the Philippines siya para humarap sa korte. It's more fun in the Philippines. Ay, nako. Facing your criminal charges is more fun in the Philippines. Anyway. Well, unless i-consolidate sa isang lugar, di ba? Siyempre, pwede naman may consolidate yun. But, ayun. Eh, kay Jason sa pa lang, eh, Davao yun. May mga kilala pa ako sa bay bandang, ano, Iloilo. No. Meron isa sa Aklan. No. Di ba? So, good luck, Chari Villa. I'm sorry this happened to you, pero deserve. Deserve. Anyway. Mahabla kaya ako para dumalo din siya dito sa Bicol. Ah, sige. Sige lang. Go. I encourage you. Go. So ayan, tuloy mo lang yan, Showbiz Chikadoro. Total naman, di ba? Ikaw daw si Maharlika ka. Si Maharlika ka. Si Showbiz Chikadoro. Mga kaibigan, huwag natin kalimutan yung fact na journalist yan. Giorno. Oh.
May code of ethics. Oh. May code of ethics. Ay, nako. Giorno. Giorno yan, ha. Kami mga vloggers, wala kaming code of ethics. Oh, yan. Kami yun, kami yun. Pero sila meron. Okay. Sige. Okay. Nadulas tuloy ako. But anyway, hanggang dyan na lang po muna tayo for tonight, mga kaibigan. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I will see all of you again on Monday, 10:15 p.m. on our next Coach Jared Live. Bye everyone, I'll see all of you on Monday.